Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uka. Taong 1989, Burongan, Samar. Itong mga panahong ito, kababalik lang ni Uka sa kanilang tahanan. Maniwala kayo o hindi, halos humigit 2 taon din siyang nawala hanggang sa bigla na lamang siyang sumulpot sa kanila. Maraming nagsasabing naglayas itong si Uka, pero naniniwala ang mga magulang niya na nadapo siya sa lugar ng mga engkanto. Bukod kasi sa ibang iba na ang itsura noon ni Uka, marami ding palatandaan sa kanyang katawan na nanggaling siya sa mundong punong-puno ng hiwaga. Ayon sa kanyang ama, na bukod sa marami siyang kakaibang ugat na gumagapang sa ilalim ng kanyang mga balat, hindi rin siya basta-bastang napapagod o napupuyat. Dagdag pa nito na, magmula noong umuwi si Uka sa kanila, palagi yung gising kapag gabi at palagi namang tulog tuwing umaga. Halos sa loob ng ilang buwan, ganon at ganon ang naging oras ng pagtulog nitong si Uka. Hinahayaan lang naman nila ito, gawa ng kahit papaano, pilit nila yung iniintindi. 3 buwan nang lumipas, doon pa lamang nila nakausap ng tuwid itong si Uka. Bagaman pautal-utalang pagbibigkas nito ng mga kataga, kahit papaano nauunawaan naman nila ang lahat ng sinasabi nito. Habang nag-uusap si Uka at ang kanyang mga magulang, hindi na ito nagdalawang isip ang ilahad ang mga bagay na kanyang naranasan. Ito na din ang nagkumpirma sa kanila na nanggaling nga ito sa mundo ng mga engkanto. Pagsasalaysay ni Uka, na noong mga panahong nawala siya, meron siyang sinundang isang matandang nagyaya sa kanya sa bayan. Pagkaalis pa lamang niya sa bahay nila, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang unti-unting pagbabago ng buong paligid. Hindi niya alam pero sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, animoy mabilis na umiikot ang mundo. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang mapansin niya ang paglitaw ng 3 araw sa kalangitan. Pinilit niya pa noong bumalik sa kanilang tahanan pero wala na siyang nadatnan. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa itong si Uka kundi ang sumunod sa matanda. Hindi naglaon, narating nila ang isang tribo kung saan binubuo ng mga nilalang na halos kawangis din ng tao. Ayon sa kanya, naging mainit ang pagtanggap nito sa kanila dahil sa matanda. Kahit may mga maamong pagmumuka ang mga nilalang na kanyang nasisilayan, nasisiguro niyang mababangis ang mga ito sa mga nilalang na hindi nila kakilala. Sa loob ng ilang buwang pananatili doon ni Uka, namuhay siya bilang isang magsasaka. Naging utusan din siya ng mga maharlikang engkanto at naging kabilang siya sa mga alagad nitong nangangaso ng mga pagkain nila. Pagtatapat pa ni Uka, meron na siyang pamilya sa mundong yon na naghihintay sa pagbalik niya. Matapos itong marinig ng kanyang ama, halos hindi naman ito makapaniwala sa mga bagay na nagawa nitong marinig. Inakala kasi nitong hindi na aalis si Uka sa poder nila, ngunit nagkamali siya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na 7 buwan lang ang itatagal ni Uka sa kanilang tahanan. Sa loob ng mga buwang yon, kinakailangan niyang makuha ang basbas ng kanyang mga magulang upang makabalik siya sa mundo ng mga engkanto. Bagaman isang mahirap na desisyon yon para sa kanya at para sa kanyang pamilya, wala na silang magagawa sapagkat nakapagpa siya na itong si Uka. Nang mailahad na nito ang kanyang mga sikreto at saloobin, mangiyak-ngiyak naman yung lumapit sa kanyang ama habang nagwiwika ng
Tay, pwede bang sangayunan nyo na lang ang pasya ko sa buhay? Walang araw na hindi ko naisip ang aking mag-iina. Masaya na kami dun, Tay. Meron kaming sariling lupa at bahay. May tatlo ka na ding apo na halos kamukha ako. Hayaan nyo, Tay. Kapag nagkaroon ako ng mataas na posisyon sa tribo, uuwi ako rito para ipakilala sa iyo ang aking pamilya. Matapos nitong makapagsalita, nanlulumo naman yung tumitig sa kanyang ina habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, nabaling naman ang paningin nito sa kanilang padre de pamilya nang dahan-dahan siya nitong hinawakan sa balikat habang sumasagot ng: Hindi naman kami tumututol sa pasya mo, Uka. Kung saan ka masaya, susuportahan ka namin. Sana bago ka umalis, sulitin mo ang 7 buwang ibinigay sa iyo ng iyong tribo. Bilang mga magulang, wala kaming ibang hangad kundi ang makasama ka bago ka lumisan. Nang marinig naman ni Uka ang sinabi nito, hindi naman siya nag-alangang sumang-ayon sa nais ng kanyang ama. Bagaman marami pa siyang inaalala sa lugar nila, alam niya sa kanyang sarili na sa puntong yon, ang pinaka-importante ay makasama niya ang mga taong naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang tumungo sa kanilang kusina para magmeryenda. Habang kumakain sila ng saba, paisa-isa namang kinumusta ni Uka ang kanyang mga kapatid na meron ng kanya-kanyang pamilya. Inilahad niya din sa kanyang ama na kung maaari nais niya itong makita bago siya umalis sa mundo nila. Matapos naman itong marinig ng kanilang padre de pamilya, seryoso yung tumitig sa kanya habang inilalahad ang mga bagay na kasalukuyang kinakaharap ng kanilang panganay. Ayon sa kanyang ama, na bagaman nais nitong samahan si Uka patungo sa tahanan ng kanyang mga kapatid, hindi niya yun magagawa. Bukod kasi sa maraming trabaho ang may iwan sa bukid, nakakapanibago na din ang pag-uugali ng kanyang panganay, lalong-lalo na ang mga kapatid nito. Pagtatapat nito sa kanya na ang mga napangasawa ng kanyang mga kapatid ay nanggaling lamang sa iisang pamilya. Bagaman imposible kung iisipin, yun talaga ang totoong nangyari. Dagdag pa nito na, ang mga napangasawa ng mga ito ay nanggaling sa kuno-kunong pamilya ng mga aswang. Dala ng takot at pagkabahala ng kanyang ama, minabuti na nitong huwag makialam para sa kanilang pansariling kaligtasan. Minsan na din kasi niyang nakausap ang ama ng mga napangasawa ng kanyang anak na siyang naghantong sa hindi nila pagkakaunawaan. Imbis na mapalapit ang kanilang mga loob, naghantong lamang ang kanilang pag-uusap sa mga pagbabanta. Magmula noon, hindi na kinausap pa ng ama ni Uka ang mga panauhing yon. Hinayaan na lamang niya ang kanyang mga anak na magpasya para sa kanilang mga pansariling desisyon. Matapos itong marinig ni Uka, tila bang hindi nito napigilang magalit sa pamilya ng asawa ng mga kapatid niya. Sa puntong yon, hindi na siya nag-alangan pang magpasama sa kanyang ama para puntahan ang mga bahay nito. Naniniwala si Uka na habang nag-uusap sila, mas lalo pang lumalayo ang loob ng kanyang mga kapatid sa kanila. Tay, samahan niyo ako. Ako nang bahalang kumausap sa kanila. Wika ni Uka sa kanyang pamilya. Dahil sa sinabi nito, hindi naman nakatanggi ang kanyang ama sa nais niya. Kahit papaano may tiwala din naman yun sa kakayahan niya, lalo pat nanggaling din siya sa mundo ng mga engkanto. Makalipas lamang ang ilang minuto, dali-dali naman silang naghanda para tumungo sa bahay ng kanyang mga kapatid. Lahat ng gamit na mapapakinabangan ni Uka ay kanyang dinala nang sa gayoy maging handa sila sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan.
Bago pa man sumapit ang alas tres ng hapon, narating na nila ang bahay ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi pa man sila nakakalapit sa lugar, napansin na ni Oka ang pagiging dugyot nitong pamamahay at paligid. Kitang-kita din niyang masisira na ang pinagtitirhan nitong kubo na parabang wala na yung balak pang ayusin. Sa paglapit nilang mag-ama sa lugar na yon, dahan-dahan naman niyang kinatok ang pinto habang tinatawag ang kanyang kapatid. Subalit kahit ilang beses niya na yung kinatok, tila bang nananatiling bingi ang mga taong nasa loob nito. Alam ni Oka na mayroong tao sa loob ng bahay na yon, gawa ng nagkalat sa pinto ang pitong pares ng tsinelas. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, nakarinig siya ng maihinang pag-angil sa loob ng bahay. Makalipas lamang ang ilang minuto, narinig nilang dahan-dahan ang bumubukas ang pinto. Pagsilay nila sa loob, tumambad sa kanyang mga mata ang napakadungis na itsura ng kanyang kapatid. Nanlilisik din ang mga mata nitong nakatitig sa kanila na parabang hindi ito natutuwa sa kanilang pagbisita. Maya-maya pa, bigla naman yung nagtanong sa kanila ng, "Anong kailangan nyo? Di ba sabi ng asawa ko huwag na kayo magpapakita rito?" "Aking ama, hindi ka pa ba nadadala?" Dahil sa sinabi nito, agad naman yung sinapak ni Oka sa muka, sabay sagot ng, "Huwag mong babastusin ang ama natin sa harapan ko, ha! Kahit nakatatandang kapatid kita, hindi ko pa hihintulutan yung mga maling gawain mo." "Ano bang nangyayari sa'yo, kuya? Ba't ka nagkakaganyan? Hindi ka namang ganyan dati, ha?" Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang inikot ang kanyang paningin sa paligid upang masipat ang mga taong pasimpleng nagmamasid. Nasisiguro ni Oka na hindi lang ang pamilya ng kanyang kapatid ang naroon, bagkus meron din doong mga nagbabantay na mga nilalang na animo'y nagsisilbing mga mata ng aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, buong puwersa naman niyang sinalag ang kamao ng kanyang kapatid nang masipat niyang papadapo na yon sa kanyang muka. Dahil sa ginawa noon ni Oka, halos hindi naman makapaniwala ang kapatid niyang yun sa husay at lakas na kanyang ipinapamalas. Maya-maya pa, nang bawiin na ng kapatid niya ang kamao nito, agad naman yung hinila ni Oka papalabas ng bahay. Halos ilang metro niya ding kinaladkad ang kapatid niyang yon hanggang sa dumating ang puntong lumabas na ang asawa nito na hindi natutuwa sa kanyang ginagawa. Sa paglapit nito sa kanila, nag-aangil naman yung tumitig sa kanya na parabang gusto na siya nitong patayin. Hindi naman nababahala noon si Oka sa ipinapakitang pag-uugali ng asawa ng kanyang kapatid sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang mga pangontra laban sa mga ganoong uri ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, naglakas loob naman siyang manatili sa lugar kahit alam niyang napapalibutan na sila ng mga nilalang. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, paisa-isa namang nagsidatingan ang mga kauri nito para magbigay ng tulong. Sila Oka naman noon, nanatiling nakatayo sa sulok ng bakuran at naghihintay sa pag-atake ng mga aswang. Pagaman alam niyang dehado ang kanilang sitwasyon, alang-alang sa kanyang mga kapatid, pinili niyang tapusin ang hidwaang naghihiwalay sa kanilang mag-anak. Nararamdaman naman niya noong desidido ang kanyang amang makipagpatayan kung kaya't tuluyan ang naglaho sa kanyang isipan ang pag-atras. Lumipas pa ang ilang oras, paisa-isa namang nagsidatingan ang mga kapatid niyang meron ng yanggaw sa katawan. Habang pinagmamasdan nito ni Oka, ramdam na ramdam niya sa kanyang sarili na hindi na yon ang dati niyang mga kapatid. Bukod kasi sa napakabaho ng katawan ng mga ito,
parang hindi na rin sila nito nakikilala. Wala na din yung pakialam kung sino sila, na para bang ang mahalaga lamang sa kanyang mga kapatid ay ang kanilang mga pamilya. Maya-maya pa, nang masipat niyang kumpleto na ang kanyang mga kapatid, agad naman niyang dinukot sa kanyang bulsa ang isang bilugang bato at mabilisan niyong nilulon. Pagramdam ni Uka na nasa loob na ito ng kanyang sistema, dumukot pa siya ng isa sa mga batong katulad ng kanyang nilulon at mabilisan yung ibinigay sa kanyang ama. Tay, lunukin niyo ito. Ito lang ang paraan para makaligtas kayo rito. Wika ni Uka sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ng kanilang padre de pamilya, wala na itong nagawa kundi sumunod sa kanya. Paglulo ng kanyang ama sa batong yon, agad naman itong naramdaman ang epekto nito sa kanyang katawan. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam noon ang kanyang ama, sintigas ang balat niya ng isang buhay na bato. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang nabaling ang kanilang paningin sa kanyang mga kapatid nang masipat nila yung magsiangil habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang napakaraming mga nilalang na merong mababangis na kaanyuan. Ang iilan sa mga ito ay nasa wangis ng itim na aso, habang ang iba naman, mga taong walang saplot at nakatuwad kung maglakad. May mga nilalang din silang nakikitang may mahabang mga braso at matatalas na mga kuko. Pagpaikot ng mga nilalang na yon sa kanila, dahan-dahan namang hinawi ni Uka ang kanyang ama habang patuloy na pinapakiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, nang masipat niya ang mga aswang na papasunggab na sa kanila, buong puwersa naman niya yung sinalubong at walang habas na pinagsasapak. Sa bawat kamao ni Uka na tumatama sa mga nilalang na yon, kitang-kita ng kanyang ama ang pagsibagsakan ng mga nilalang na tinatamaan nito. Yung ibang mga nilalang na tinamaan sa ulo ay mabilisang namamatay, gawa ng hindi kinakaya ng kanilang mga bungo ang pinsalang kanilang natatamo. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, halos magkalat na ang mga aswang sa buong paligid. Kahit alam ni Uka na kapatid niya ang sumusunggab sa kanya, hindi niya yun pinapakitaan ng awa. Para sa kanya, matagal nang patay ang kanyang mga kapatid, gawa nang nasisiguro niyang hindi na makakabalik ang mga ito sa dati nilang mga wisyo. Bagaman masasaktan ang kanyang desisyon ng kanyang mga magulang, wala na siyang nakikitang ibang paraan para mailigtas sa kasalanan ang kanyang mga kapatid na naging alipin ng mga aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, halos pangilaga na itong si Uka ng mga aswang. Bukod kasi sa hindi yon tinatabla ng kanilang mga kalmot, ramdam din ng mga nilalang ang napakatigas nitong balat. Maya-maya pa, nang mga lahati na ang mga kalaban nila, pilit nang hinanap ni Uka ang asawa ng kanyang kuya. Sa isip-isip niya, para matapos na ang digmaang yon, yun na lamang ang kinakailangan niyang patayin upang panghinaan ng loob ang mga mandirigmang aswang na walang habas na sumusugod sa kanya. Sa pag-ikot ng kanyang paningin sa paligid, nasipat niya ang isang babaeng aswang na pinaliligiran ng mga nilalang na meron tangan-tangan na matutulis na bungo ng tao. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang patuloy na nag-aangil. Sa pagsilay doon ni Uka, dali-dali naman niya yung sinugod sa kabila ng mga aswang na pilit na humaharang sa kanyang dinaraanan. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, walang habas naman niyang pinagsasapak ang mga aswang na nakapalibot dito at kasabay nito ang paghawak niya sa leeg ng asawa ng kanyang nakatatandang kapatid. Habang kinakaladkad niya yon papalapit sa kanyang ama,
Mariin naman niyang binalaan ang mga kasama nitong nagtatangkapang sumugod sa kanya. Konting pagkakamali niyo lang dyan, hindi ako mag-aalangang patayin ng demonyong ito. Subukan niyo para makita niyo. Babala ni Uka sa mga aswang na dahan-dahang pumapalibot sa kanya. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, kusa naman yung lumayo sa kinaroroonan niya. Nang medyo maramdaman ni Uka na dahan-dahan ang kumakalma ang mga nilalang, inabisuhan niya itong bumalik na sa kanilang angkan. Dahil sa wala naman yung ibang magagawa kundi ang sumunod, napilitan na ang mga itong umatras. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang lumapit si Uka sa kanyang ama habang nagwiwika ng, "Tay, umuwi na ho kayo. Ako nang bahalang tumapos sa gulong ito." "Nga pala, Tay. Pasensya ka na. Hindi ko nailigtas ang mga kapatid ko." Matapos makapag-wika ni Uka, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa teritoryo ng mga aswang. Hindi naging mahirap para sa kanya napuntahan ang lugar na yon, gawa ng may kasama siyang aswang na nakakaalam ng daan. Sa pagsapit ng alas 11 ng gabi, narating na nga ni Uka ang teritoryo ng mga ito. Hindi pa man siya nakakalapit, nasipat na niya ang pamilya ng mga aswang na kasalukuyang naghihintay sa kanyang pagdating. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbagtas ng daan, nikatiting natakot sa isipan ni Uka, wala siyang naramdaman. Paglapit niya sa mga nilalang na yon, harap-harapan niyang inikot ang ulo ng babaeng aswang na kanyang dinukot at kasabay nito ang paglalahad niya ng kanyang galit sa pamilya nito. Dahil sa ginawa noon ni Uka, kung kaya't agad namang sumiklab ang digmaan sa pagitan niya at sa angka ng mga aswang. Kahit nag-iisa lang siya, hindi siya nagagawang mapagtulungan ng mga nilalang dahil sa lakas ng bisa ng kanyang mga tinatangang mutya. Naging mahirap din para sa mga aswang na umatake, gawa ng kahit anong gawin nila, hindi tumatalab ang kanilang matatalas na mga kuko sa katawan ni Uka. Ang tanging nagkakagalos lamang sa kanya noon ay ang padre de pamilya ng babaeng aswang na kanyang pinatay. Kahit pinagtitipunan na siya noon ng alipores nito, pilit niyang itinuon ang kanyang atensyon sa gabuna ng angkang yun. Alam niya kasi sa kanyang sarili na kapag segundo lamang na malingat siya, maaari niya yung ikamatay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, halos hindi maipagkakaila ni Uka na labis na siyang nasisiyahan. Pagsilay niya sa matatalas na kuko ng gabunang papalapit na sa kanyang leeg, buong puwersa naman niya yung hinawakan at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagbalibag sa lupa. Nang akmang babangon pa ang nilalang, tinaganan niya yon ang kanyang paa habang patuloy na nilalabanan ang mga alipores nitong pilit na nagsama-sama para patakasin ang pinuno nila. Subalit dahil sa lakas na ipinamalas noon ni Uka, kung kaya't kahit sama-sama na ang mga nilalang na yon, wala na itong nagawa. Nang makahanap na siya ng pagkakataon para patayin ang gabunan, agad naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi upang tuluyan ang magwakas ang digmaan. Pagbunot niya sa katawan nito ng ulo, walang pagdadalawang isip naman niya yung itinaas habang nagwiwika ng, "Patay na ang pinakamalakas sa inyo! Ano pang magagawa nyo? Lumayas na kayo sa baryong ito! Huwag na kayong magpapakita pa sa akin habang buhay!" Dahil sa kanyang sinabi, paisa-isa namang lumayo ang mga aswang habang patuloy na umiiyak. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang bumalik si Uka sa bahay nila, bit-bit ang ulo ng gabunang nagsilbi niyang tropeyo sa kanyang tagumpay sa digmaang kanyang sinuong.
Halos ilang araw niya din yung binitay sa labas ng bahay nila, hanggang sa nagpa siya na siyang yon ay ilibing na. Sa paglipas pa ng mga buwan, nalaman ng kanyang ama ang kabuuang kaganapan noong minsan silang nakipaglaban sa grupo ng mga aswang. Bago tuluyang nilisan ni Uka ang kanilang tahanan, muli itong humingi ng tawad sa kanyang mga magulang dahil sa kabiguan itong mailigtas ang kanyang mga kapatid. Taus-puso naman yung tinanggap ng kanyang ama, gawa ng alam din naman itong wala siyang kasalanan sa insidenteng yun. Pero alam niyo ba, na bago mamatay ang ama ni Uka, bit-bit nito ang pagsisisi at pangungulila dahil hindi niya nagawang masilayan ang kanyang anak hanggang sa kanyang huling himlayan. Naniniwala din ang ama ni Uka na ang kanyang anak na lumipat sa kabilang mundo ay masaya na sa piling ng tribo ng mga engkanto. At sa mga huling araw nito sa mundo, halos walang tigil at walang patid ang pagkukwento nito sa lahat ng taong kanyang nakakasalamuha. Yung iba nga nananawa na sa kwento niya, siguro dala na lang ng awa, pinakikinggan na lang nila ito para naman kahit papaano gumaan ang loob nito. Yun din ang naging dahilan kung bakit kumalat ng kumalat ang kwento ni Uka. Okay, opinion ko sa kwento. Medyo napaisip lang ako dun sa first part, dun sa sinabi na bigla na lang bumalik si Uka after 2 years. Bakit kaya biglang bumalik si Uka, no? Ako, sa akin lang, sa side ko lang, ha. Inisip ko na siguro yun na yung pinakahuling bas-bas na kailangan ni Uka para totaling makatira na siya sa mundo ng mga engkanto. Kasi isipin niyo ang bilis. 2 taon lang yung lumipas sa mundo natin, ha, sa mundo natin to. Tapos meron na siyang pamilya doon, tas nabanggit pa mga apo. So ibig sabihin, hindi lang isa yung anak nun. Pwede sigurong 2, pero magkasunod ganun kabilis, 2 kaagad yung anak. Ewan ko lang, siguro yung 2 taon dito sa mundo natin, ilang taon yun sa mundo ng mga engkanto? Yun ang tanong ngayon, di ba? Tas parang nabanggit din dun sa medyo unahang parte ng kwento na 3 buwan sa kanila, di ba? Sa mundo nila, 3 buwan. Kaling nun, sobrang ganda nun. Parang naiisip ko tuloy yung itsura ng biringan. Ewan ko, ha, tuwing nakakarinig ako ng mga mundo ng engkanto, biringan talaga yung pumapasok sa isip ko. Ewan ko, kasi wala, ito yung kinamulatan na natin. Tsaka ito talaga yung lugar ng mga engkanto na sobrang dami ng nagpabalik-balik na tao, tapos na ikukwento nila kung ano yung laman ng biringan. Kaya para sa akin, yun lang talaga yung pinaka-solid. Tsaka nagkaroon na si Uka ng kakayahan ng mga engkanto. Kita nyo? Ang kanang mga aswang pinulbus niya, tas yung gabunan saglit lang. Diba? Ang ganda lang talaga ng takbo ng kwento, eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.